Ito na yung aking adenium na more than 10 years na. Kaya marami na rin pong pangyayari dito, no? Namulaklak, naglagas, at tinanim to ni Mrs. more than 10 years ago. Yan. Nakakuha na rin ako rito ng planting materials, kung kaya gusto ko pong i-share sa inyo yung pag-propagate nito, either from cuttings or from seeds. Alright, kaya samahan po ninyo ako sa isang video vlog na ito on Cesar's Urban Farming. Makikita ninyo, napakataba na ng mga trunk niya, oh, yung pinaka main trunk niya. Oh. Oh, ayan, oh. Mag-i-start tayo sa propagation through cuttings. Ito na yung pinaka-mother plant na adenium na pinagkuhanan ko ng cuttings. Ayan, makikita nyo, naputol na. Oh. Yan. Ito yung pinaka matured na adenium plant ni Mrs. Kaya pumutol na ako. Yan na yung mga naputol, mga ka-urban. Yan, medyo basa-basa pa yung pinaka napagputulan niya. Kaya patutuyuin natin yan by placing it in a shaded area. Yan, no? Basa-basa pa siya. Ito na yung mga cuttings ng adenium after 1 week of drying in the shade. Yan. Tuyo na siya, no? Kaya ready na yan na itanim doon sa temporary germination na medium natin, yung lupa na pagtataniman. Bago po natin i-transplant yung mga cuttings na yan ng adenium ay lalagyan muna natin ng fungicide organic. Yan. Lagyan natin ng mga half cup na tubig. Ayan. Lagyan natin ng mga ilang gramo ng fungicide. Yan. Ready na yan. Dito ko muna siya itatanim. Yan, purutin natin. Lagyan na natin ng garden soil, yung container, rice hull, carbonized rice hull, coco peat, at vermicas as well. Meron akong video rito, ililink ko sa description kung paano gumawa ng suitable garden soil for our plants. At kailangan din ng sand sa ating mixture sa adenium propagation. Kaso wala akong sand. Pero ang importante, huhagag dapat yung lupa at well-drained.
itanim na po natin yung mga adenium cuttings. At ang purpose lang nito dito sa container ay para pag-ugatin, ano? Kaya pag umugat na sila at nagkadahon, ay itatransfer na natin sila sa kanilang permanenteng taniman. Pwede sa paso at pwede direkta sa lupa. Ayan. After 45 days niyan, magkakaroon na ng root yan. At magkakaroon na rin ng dahon-dahon. Hindi ko pa muna didiligan to, no? Kasi ang adenium ay desert rose nga siya. Sa disyerto siya mas suitable. Kaya hindi masyadong kailangan ng diligto. Kaya didiligan ko to after few days pa. Let's say 3 to 4 days, pwede nang diligan yan. At hindi araw-araw ang dilig nito. Kaya i-feel natin yung soil niya kung tuyo-tuyo na doon, saka tayo magdilig. Actually, once a week lang ang dilig ng adenium cuttings na ipopropagate. Okay, ayan. Ilagay na natin sa shaded area. Eto na mga ka-urban yung mga cuttings na tinanam ko after 45 days. At meron ng umusbong na mga dahon. Ayan, no? Makikita ninyo. Nagsisimula na siya. And pag hinugot ko yan, ay may mga roots na rin yan. Kaya so, ayokong hugutin. Hayaan mo na lang dyan. Dahil buhay na siya, oh. Ayan, no? Lima yung tinanim kong cuttings. Pero yung dalawa, hindi nakasurvive. Yung tatlo lang ang nakasurvive. Kaya ayan, successful po yung ating propagation, although merong casualties. Yung susunod ko namang ibabahagi, yung papaano naman magpropagate through seed. Ayan na yung adenium pad na lumabas dun sa aking mother plant. Kaya yan, ang gagawin natin dyan ay i-harvest natin yan. Ayan, no? Makikita ninyo, yun yung mga seed na merong buhok-buhok. Ayan yung itatanim. Kaya harvestin na po natin mga ka-urban farmer para maipakita ko sa inyo kung paano mag-propagate through adenium seed. Okay. Kunin na natin. Oh, yan. Pwede nang gawing plant materials po yan, mga ka-urban farmer. O yan, oh. Ito mismo, yan, yan. Yan yung buto. Buto ng adenium or Bangkok rose. Kunin na natin. Pwede na. Ito rin dito. Eto na yung mga adenium seed na na-harvest, mga ka-urban farmer. At tatanggalin natin yung mga hair strands. Iiwanan lang natin yung seeds na mga nasa gitna. Kung kaya yan ang ating itatanim. But there is one more procedure before we transplant it to the soil, in sa germinating soil natin. Kaya samahan nyo pa rin ako sa video na ito upang malaman natin kung paano mag-germinate from the seed. Eto
Ito po yung seeds yan. Iwaiwalay natin yung mga hair. At ang itatime lang natin ito. Yan. Makakabili rin tayo ng adenium seed sa online store. Pero ito, mapalad ako dahil nagkaroon po ako ng pads na tumubo. Kaya, tiyempo po. Ayan. Napaka-delicate po nitong buto na ito, kaya kailangan maingat tayo. Ayan. Yun. Meron pang isa. Ayan. So, ayan. Ayan yung mga seeds. Oh. Okay. Ngayon naman po, bago natin na itanim dun sa lupang pagtataniman natin, ay lalagyan po natin siya ng fungicide. Dahil itong buto na to ay prone sa fungi, kaya dapat lagyan po natin ng fungicide. Yan. Okay? Konti lang ilagay natin. Yan. Kung ayaw naman nating itanim to, ay pwede rin nating ilagay, i-store. Kaya, pero bago natin ma-store yan, kailangan na i-coat natin ng fungicide para hindi siya kapitan ng mga fungi. Yan. Ito na yung pagtataniman kong lupa ng adenium seed, no? Kaya haluan ko ng itong fungicide, yan. Para organic naman to, itong fungicide na to. Okay. Sa bandang itaas lang, hindi ko, kasi medyo mababaw lang yung pagtanim ng mga seeds, eh. Yan. Okay. Itanim na natin yung mga adenium seeds at lagyan lang natin ng mga spacing. Temporary lang naman to, no? Pag nag-germinate na siya, ay pwede na natin siyang itanim sa permanent pots or direct to the ground. Ayan. Halo na natin yung baon natin. Diligan na natin, mga ka-urban farmer, yan. Tapos ilalagay lang natin siya sa semi-shaded area. Okay? Yung hindi masyadong nasisikatan ng araw. Pag medyo nag-germinate na siya, ilalagay na natin siya sa full sun pag may lumabas ng mga dahon. Ang adenium pala ay hindi dinidiligan ng araw-araw. Once a week is suitable. Okay? Ayan na, mga adenium na
propagate na from seed. Makikita niya po, nagkaroon na ng leaves. Yan, leaves. Yan din, oh. Yung mga iba, umuusbong pa, oh. Nilagay ko na rin siya sa full sunlight. Kaya, yan. Madali lamang mag-propagate either from seeds or from cuttings. Shout out to all my subscribers, previous and new ones, and as well as to all my followers. Maraming salamat sa lahat ng inyong suporta sa aking video blog on Cesar's Urban Farming. Thank you very much. Keep yourself safe and God bless us all.